welcome, 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 welcome back sa ating, ayan, Facebook page ng Energy FM. Mga pangga, hello po sa inyo. Ayan, so lilipat lang tayo para magkikitaan tayo. Ayan, so today ang ating lulutuin ay magluluto tayo ng bangus steak. Ayan, so ibig sabihin lang nito, bangus steak yung ating putahin para sa araw na ito. Paano nga ba magluto ng bangus steak? Well, pinauna ko ng luto, pinaluto yung ating bangus. Ayan, pina-fried na natin. So, ang gagawin natin ngayon is yung pinaka-sauce na niya, since mainit na yung pan, lalagyan na natin yung pinagprituhan nito, hindi natin pinatanggal. Tinanggal lang natin yung mantika kasi para yung lasa ng bangus nandiyan pa rin. So, konting gisa tayo ngayon. So, ayan na. Tinulog na natin ang sibuyas. Ayan. So, ngayon araw niluluto natin ay simpleng bangus steak. So, yung sibuyas ang tinulog na natin para mag-gisa-gisa siya ng maayos. And then, saka natin yung hulog mamaya yung mga bangus dito. So, pina-fried ko ng una. So, ito na kaagad yung ating yan bangus. So, boneless po ito. Pero pwede rin naman po yung nabibili sa palengke na hiwa-hiwain nyo lang gano'n. Tapos prituhin nyo lang din. Maganda lang, huwag nyo pong pakaliskisan. Pag magpiprito po kayo ng bangus, yun po yung number one tip ko sa inyo. Huwag na huwag nyo papakaliskisan para hindi matalsik pag piniprito. Yan. So, inulog na po natin yung bawang. Sinunod na natin yung bawang. Hello po sa inyo. Yan, welcome po sa lahat po ng nanonood sa atin. Sa ating fan page ng Energy FM. Yan, hello po sa inyo mga pangga. Kamusta kayong lahat? Yan. So, for sure narinig nyo na yung balita na tayo ay Modified Enhanced Quarantine, Community Quarantine na, 'di ba? Kaya nakakatuwa na. Nakakatuwa pero nakakatakot pa din kasi excuse me. Andun pa rin yung banta ng COVID kasi hindi pa rin napa-flatten yung curves, hindi ba? Kaya hindi pa rin tayo dapat maging happy sa ganong aspeto dahil, di ba, hindi pa rin talaga siya totally talaga okay. So ngayon, ayan, hello-hello po sa lahat pa rin po ng nanonood. Ngayong araw ay gumagawa po tayo ng bangus steak. Ayan, hello-hello po sa inyong lahat. So lalagyan na natin ng water. Yan. So, dapat konti lang ang sabaw. Huwag naman masyado. Huwag mo siya masyadong ano. So, pakukuluan natin yan. Nang sa gayon ay masipsip niya yung totally lahat ng mga ilalagay natin. So, lalagyan natin yan ng konting toyo. Ayan. So, kumuha na tayo ng konting toyo for our bangus steak. So, pakukuluan natin yan. Konti lang naman. And then, yan. Konting sugar. Ito yung sugar. Yan. So, lalagyan natin siya ng konting sugar para medyo ma-neutralize ngayon. So, yan. Sa lahat pa rin po ng mga nanonood ngayon, hello, hello po sa inyo sa lahat po ng nanonood po sa atin. Welcome, welcome, welcome. Sa ating fan page, kung hindi nyo pa po nahihit yung like button dyan, i-hit nyo lang po yung like button para lagi nakapalo sa amin. Road to 500K po tayo. So, nilalagyan ko na lang siguro 2 teaspoon or equivalent to 1 tablespoon ng sugar. Yan ang ilalagay natin. Tapos, pahaya lang natin siyang kumulo ng kumulo. And then, yan. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa YouTube channel ng Energy FM, hanapin nyo lang Energy Space FM Space 1067 dahil meron na naman kami munting sorpresa para sa inyo kung ano man yan. Si Boy Cam ang nakakaalam, hindi ba? Kapitana, katapos ko lang mag-home workout. Ah. Nakatutok na po ako. Mark Guerrero ng Navotas. Hi, Mark! Ayan, Maridette Salvador is also watching. Hello po. Doon po sa nabitin sa Don't Tell a Lie. Ayan, questions, yung mga tanungan,
ni Mami Kat. Ayan. Hello po kay Raquel Carino, kay Ate Lani, kay Jasmine Alia. Doon po sa nabitin. Sino mo nabitin? Hello po, Rose Rosal. Watching from Kuwait. Ang luto ko today is bangus steak. Ayan, para makita nyo. Bababa natin yan dito. Ayan, so nagpakulo na tayo. Yung ginawa po natin is pinrito natin itong mga bangus na to. Pinried na muna natin. Ayan. Inuna natin siyang i-fry para medyo masarap na siya. And then, eto na. Tapos, yung pinagprituhan nito, tinanggal natin yung oil, nag-iwan ng konti para mag-isa yung sibuyas, bawang. Tapos, eto, nilagyan natin ng konting tubig. And then, yun. Tapos, konting sugar para kahit papaano, di ba? Yan. So, dyan lang kayo. Okay, aalis dyan. So, bangus steak ang ating niluluto. So, nabili na yung ate ko. Nasabi niya, yung sa akin ay wag nang ipa. Sabi niya, huwag mo nang ilublubihin sa akin. Gusto ko prito na. Tapos yun lang naman. Tapos kumuha tayo ng tubig habang nagluluto tayo kasi mahirap ma-dehydrate. So, yun. So habang iniintay natin siyang kumulo-kulo, mamaya na natin lalaglag yung kalamansi. Yung kalamansi po is 8 pieces lang para hindi siya masyadong maasin. Hello po. Nabitin kami, sabi ni Liza Doce. Everyone watching you, more power. Si Brian Hernandez ba yun? Oo, Brian Hernandez. Hello, Gina Atienza, Mary Ann Carrion. Hi. Ayan. Of course, gusto ko lang din magpasalamat sa kay Mike Ryan. Ayun. Thank you sa pinadala mong floor bath. Ayan. And then, eto na nga yun. Ganun kasi ako pag nagluluto, so may tubig talaga akong may katabi akong isang ganito. Tapos yun. So hinahaya lang natin siyang kumulo ng kumulo bago natin ilagay yung kalamansi at bago natin ilublub lahat. So, para talaga totally ma-absorb din niya yung lasa na yan. Hindi ba? Doon sa mga nabitin, ang tabayanan nyo. Ano ba ngayon? Tuesday? Wednesday? Probably bukas ipagpalabasan natin yung part 2. Gusto niyo ba yun? Si Mond. Hi, Mond. Yes, part 2 na please, sabi ni OG Sacramento. Huwag kayong mag-alala yung part 2. Bukas po yan ang gabi. Promise po yan. Puro luto ang ginagawa ng Taga-Energy FM. Mabuti yon at natututong magluto. Tama, di ba? Kaya nga sinabi ko lahat naman nung ginagawa namin dito ang pagkain. Pwede nyo rin naman po pagkakitaan in a way para may dagdag income din kayo. No? Pwede nyo i-share or may ibenta sa mga kapitbahay nyo, di ba? So, para hindi rin kayo nababagot. At the same time, yung mga tinuturo namin para healthy rin sa buong family yung kakain. So, ngayon, ito kumukulo na. So, naaamoy na natin. Eto, pinigyan na po ito ng kalamansi. Ayan, nakikita. Hindi nyo nakikita. So, ilalagay na natin yung kalamansi. Ayan. So, hahayaan na lang natin siyang kumulo ulit. And then, lubog na all the ano. Talagang lubog na the all the ano. Lubog na all the ano. Watching from Antipolo, hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood sa atin, Shali de Guzman Robles, hello sa inyo. Yan, maganda nga yung cooking show. So, eto na. So, iniintay lang natin siyang kumulo. So, lilipat tayo ng angulo para mailaglag na natin tong mga bangus na hawak ko. O, di ba? Ang sarap. Ang sarap nito. Diba, hindi pa man din siya na ilag. Kasi boneless na. Boneless na siya kaya masarap. Kunin ko na lang, ma'am. Hala. So. Since kumukulo na siya, lalagay na natin to. Ang dala ko eh. Ayan. Ito pa. Eto pa.
Eto pa. And then, eto pa. Yan, so. Kaya ano po muna natin siya dyan para sipsipin niya. Eto ay mati. Yung tira po ay para po dun yan sa ate ko. Diba? So, yan. 200 lang. Kung sana siyang... Yan. Kung sana siya naluluto, ganyan lang siya kasimple. Ulitin ko lang din ulit na yung paraan ng pagluto ng bangus steak, isprituhin nyo po muna, diba? Tapos, lagyan nyo ng asin yung bangus, tapos prituhin nyo siya, tapos yung pinagprituhan na mantika, pag sobrang dami, tanggalin nyo po, mag-iwan lang ng konti. As in, konting-konti lang para maigisa at sumama yung flavor nung bangus doon sa mismong sibuyas and bawang. Lalagyan nyo ng konting tubig, lagyan ng konting toyo, tapos lalagyan nyo siya ng asukal. Yan, para kung paano yung manutralize. Para rin kayo nag-aadobo. Kaya lang, itong portion na ito ay kailangan yung maglagay ng, kumbaga parang, instead na suka, toyo. Pero ako, dadagdagan ko lang yung dadagdagan ko lang din ulit ng sugar. Kasi para maglaban-laban na yung lasa. Yan. So, parang 2 tablespoons na inilagay ko na. Ano? 2 tablespoons na asukal yung nilagay natin. So, ito para lang hindi siya lang gamit. Lagay natin siya. So, that's it. Ganun lang kasimple ang pag... paggawa ng ating bangus steak, pakikita ko na sa inyo. Ayan na siya. Wow! Diba na nakakaloka? So, ganun lang po siya kasimple. Yan. So, hayaan lang natin siyang kumulo na dyan. Pero ilo-low fire na natin. Para kahit pa paano eh. Hindi naman masyadong matuyo. Hindi ba? Pahingi naman yan. Pwede kung malapit ka nga lang. Bakit ba hindi? Hindi ba? In the meantime, yun lang naman din yung gusto kong i-share sa inyo. So, pupunta muna tayo sa may ventilador para mahangin-hanginan tayo. Basta Pinoy recipe, palaging may sugar. Tama, Jasmine, di ba? Hindi nawawala ang sugar kapag ka Pinoy recipe or Pinoy dishes, di ba? Laging may brown sugar na kasama yan. Parang likas na yata sa mga Pinoy yon, hindi ba? Sabi niya, may sibuyas ba yan, KS? Yes, meron yan. Ginisa mo muna natin. Tapos mamaya pa pagka totally isa-serve na. Kasi luto naman na yun eh. Kumbaga kaya nilublub na natin doon sa pinakuluan nating yung parang pinaghugasan ng kawali. Kasi nandun yung lasa talaga ng bangus sa pinirito. Kaya hindi mo pa pwedeng hugasan at gumamit ka ng bagong pan. Kasi mawawala yung lasa mismo ng bangus. Nagutom tuloy ako, kapitana, sa luto. Halika dito, Mark. Patatabain kita. Si Wenza Banta, hello, hello, hello po sa inyo lahat dyan. So yan, ayan na. Diba, gaya ng sinabi ko nga, sana po nakakatulong po. Lalo pat kung yung iba hindi pa rin po makapagtrabaho.